Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, bigyan ko lang po muna kayo ng clarity about sa ino-offer kong past life reading or Akashic reading. Kasi marami po nagre-request ng past life reading. So gusto kong malaman nyo na hindi po ito psychic reading or tarot reading, na katulad na ginagawa ko dito sa aking YouTube channel. Okay? Ito po kasi ay isang soul reading na ginagawa ko, which is through meditation po. Soul reading po siya para maunawaan nyo yung soul energy nyo at para matulungan din nyo yung sarili nyo na magabayan kayo sa mga susunod nyong move, sa susunod nyong step para mapabuti nyo ang inyong life journey dito sa lupa. Kumbaga sa school, magkakaroon lang kayo ng konting kodigo para makapasa naman kayo sa mga challenges na darating sa inyo, which is malinis na paraan naman yan. At gusto ko lang ipaalam sa inyo, hindi po ako mangkukulam. Okay? Ang mga light worker, hindi po gumagawa ng ganyan, yung pababalikin ng asawa, aakitin yung kung sino man yung type yung lalaki, babae, or para na magkapera. Hindi po ganun. Okay? I'm sorry po. Inyo na po ang pera nyo kung ganyan ang gusto nyo ipagawa sa akin. At tatanggihan ko po kayo. I'm sorry ha. So dito sa Akashic record na to, or past life reading, malalaman mo kasi yung paulit-ulit na pattern ng buhay mo, Especially yung mga negative patterns mo. So para ma-overcome mo yan, makakatulong ito sa'yo, yung past life reading or Akashic reading. Makakatulong na alisin mo yung trauma, or kung meron kang phobia, At maraming benefits ang Akashic reading. For example, magkakaroon ka ng pangunawa sa mga layunin mo sa buhay mo, yung life purpose mo, At pwede mo ring mahil yung past trauma mo. Malalaman mo rin kung paano mo paghuhusayin yung spiritual na connection mo. At saka yung pahuhusayin mo rin yung paggawa ng decision mo. At madadagdagan kasi yung sarili mo ring kamalayan, At after ng Akashic reading or past life reading, ang kailangan kasi dyan talaga is balancing. Kasi meron na kayong idea. Nalaman nyo na yung pattern nyo. Nalaman nyo na kung ano yung mga dapat nyong gawin. So, ang kailangan dyan, balancing. Balance yung masculine energy at yung feminine energy. At blending. Blending, balancing, logic, and yung intuition mo, plus yung action and yung compassion. Okay po? Para mapabuti nyo po talaga ang inyong life journey. At siguro, baka yung iba sa inyo, diyan nyo rin malaman kung kailan kayo magiging talagang spiritually awakened. Anong landas ba ang dapat yung tahakin? So marami pong benefits talaga ang Akashic reading. Okay? So, for the meantime, hanggang dyan lang po ang explain ko ha. At kung interesado po kayo, kontakin nyo lang po ako. Pisces, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. At ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at mahil nyo ang inyong mga sarili. At magkaroon kayo ng self-love. Okay, Pisces. Ngayon, aalamin natin kung ano ba ang kailangan mong malaman tungkol sa iyong person. At yung person yan, ikaw nang bahala mag-adjust. Baka asawa mo, kalibin partner mo, manliligaw mo. Okay? Baka boyfriend, girlfriend pala ang inyong samahan. At alamin natin yung tampok talaga ng iyong buhay pag-ibig o katangian na hinahanap mo, energy mo, energy ng person mo, at kung ano ang lalabas sa baraha, aalamin ko. Okay, yun lang ang ihahayag ko sa'yo. Ipapahayag. Sorry, mali-mali ang ating Tagalog. Okay. Ayan, nabalasa na natin. Kulang pa pala ng isa. I'm sorry. Hindi ko na napansin. Hindi na ako nakakapag-concentrate.
bilisan lang po natin ang ating reading. At may nag-aantay pa akong kliyente. I'm sorry. Pisces, meron tayong The Wonder of Colors, Reaching Out to Spirit, and Evidence of Spirit, The Rose Meditation. Okay, Pisces, masasabi kong katangian at ang enerhiya mo sa kasalukuyan, ano? Marami kang gustong gawin. Sa sobrang dami nito, marami kang gustong gawin. At marami din ang color nito, rainbow color. So, marami kang gustong gawin or malamang na ginagawa mo na ngayon. Ano? Sina-challenge mo na siguro ang sarili mo. Baka, ano bang ginagawa mo? Nag-online selling ka? Dito, nagluluto ka? Or gumagawa ka ng mga sweets, mga karinderya, mga kakanin, ganyan. Meron, kina-challenge mo ang sarili mo dito, which is tingin ko naman maganda, ano? And, pwera pa dyan, independent kang tao, ano? At dahil dyan sa pagiging independent mo, minsan, ito ang nagiging sagabal. Sagabal, malamang sa relasyon mo. Yan ang nakikita ko sa baraha mo. Pisces, tingin ko sa'yo, mahal mo itong person mo. Kuha pa tayo ng ano, baraha dito. Mahal mo itong person mo ito. Yes. Appreciation. Mahal mo itong... Pero itong person mo, mukhang feeling niya hindi mo siya na-appreciate yung mga effort na ginagawa niya. Yun ang nararamdaman niya. Pero, mahal mo. Mahal mo siya. Sa kabila ng mahal mo siya, pinili mo ang sarili mo. Pisces, nararamdaman ko ang saya ng puso mo. Masaya ka. Masaya ka nung magkasama kayo nitong person mo. Ayan. Sobrang saya ng feeling mo dito. Parang unforgettable. Diba? May hawak ka pang bulaklak. Feeling mo, safe ka sa kanya, komportable ka. Tingin ko, sandali lang ang inyong pagsasama. Hindi ko alam kung ilang buwan, ilang taon, ilang linggo, ilang araw. Ikaw nang bahalang mag-adjust, ano? At pati sa gender mo rin, pati sa edad mo, ikaw nang bahala. Pero parang feeling mo, matagal na kayo magka-relasyon ito. Nararamdaman ko dito yung masarap, masarap siyang katabi, masarap siyang kayakap, masarap siyang kausap. Dito ko, tinan mo, green, no? Green yung ano dito. So, talagang heart. Heart yung gumagana. Pero, dito sa barahang ito, mas pinili mo ang sarili mo. Dito ko nakakita. Pinipili mo, mas mahalin ang sarili mo. Mas pahalagahan ang sarili mo. Which is maganda yan. Ano? Usually, yan ang sinasabi ko talaga. Love yourself first, ano? Yan ang nakikita ko. Baka yung iba sa inyo, naging LDR kayo. Nauwi. Or masasabi ko, nauwi kayo sa LDR. Baka lumuluwas itong person mo. Hindi naman ibang bansa, hindi naman abroad. Inside Philippine, depende kung saan bansa kayo, ano? Sinabi ko lang Philippine, pero kayo nang bahala mag-adjust. Diyang. Nauwi kayo sa pagiging LDR. Ano?
Sari-sari siguro ang effort na ginawa ng person mo para lang mapasaya ka. Ano? Maibigay niya yung gusto. Yung gusto mo. Tingin ko, bawa kung LDR man kayo, ano? Pisces, tingin ko talagang babiyahe siya ng matagal. Babiyahe siya ng ilang oras para lang makita ka. Hindi ko sinasabing babiyahe siya ng desert, ano? Kasi desert yung nasa bar. Pero sabihin, mahaba, mahaba ang biyahe nito. Siguro kung magtagpo lang kayo dahil sa sobrang long distance nyo, baka once a month lang ang pagtatagpo nyo. Kasi nga, syempre, biyahe, matagal, di ba? Magastos din. Kaya malamang, LDR kayo, then kung magkita man lang kayo, may limitasyon, may limit. Hindi naman every week, hindi naman baka iba, hindi monthly, ano? Pero dahil sa mahal nyo ang isa't isa, namimiss nyo, kaya gagawa ng paraan para lang magkita kayo. It is, ito yung time na happy ka. Ano? Sarap na sarap ka sa inyong samahan, sa inyong, sa pag-e-effort nitong person na to. Dahil sari-sari ang ginagawa niyang effort, dinadalhan ka niya ng flower, kung ano man binibigay niya sa'yo, yung gastos, hirap, na inaano niya, ano? Tapos para magkita lang kayo. Kaya naandun yung excitement. Tapos surprise pa, yung pagpunta niya siguro, hindi mo kalain, susunduin ka pa niya, yung ganyan ano. So maraming masasaya kayong moments dito. Na tingin ko, talaga nung una, kilig to the bones ang dating niyo, nang dating lang samahan niyo. Pero, masasabi ko, ikaw ang Pisces na mas nagkaroon ka ng bigger vision. Na andito yung bigger vision mo, lumawak, ano? Lumawak, nagkaroon ka ng dreams, nagkaroon ka ng sarili mo, naging klaro ka sa dreams mo, sa life vision mo, na parang lumaki, parang mas lalo mo nakita kung sino ako magiging sa future ko. And then, hindi mo nakita itong person mo na kasama mo sa future mo. Hindi siya kasama doon sa nakita mong bigger vision or bigger picture ng iyong buhay, ng iyong pangarap. Ano? Malamang na gusto mo din tulungan ng family mo. Ano? Siguro may mga kapatid ka ba, baka ikaw ang breadwinner dahil may mga bulilit pa dito. Baka single parent lang ang magulang mo, ano? Ikaw ang breadwinner o ikaw ang sa pamilya nyo, ikaw ang may kakaya, ikaw ang kumikita, kaya gusto mong tulungan. Mas meron ka naging clarity dito. Kung ano ba yan, ikaw nang bahala mag-adjust. Pero dito ko nakakita na nagkaroon ka ng vision. Hindi kasali ang person mo sa vision na to. Okay? Kuha pa ako ng iba pang baraha. Ayun na naman. Magugulo ko na. So, meaning, nangarap ka dito. Gusto mo maging successful ka. Gusto mo siguro makatapos sa school kung nag-aaral ka. Gusto mo maging successful sa career mo. Kung meron kang bagong pinasukang trabaho. Gusto mo sigurong tumaas ang sweldo mo. Maging maganda ang posisyon mo. Kung nagbebenta ka ng bahay. Nag-aano ka ng properties. Gusto mo siguro tumaas ang iyong kita. Dumami ang iyong mga kliyente, gumawa ng mga racket, kung ano man, mga sideline para meron kang pangtosto sa sarili mo, sa pamilya mo, maitulong, ano? Yan ang nakakita ko sa iyo. And ano ba ang ginawa mo dito sa ano? Tingnan natin kung ano ginawa mo. Baliktad natin ano, pero upright natin siya babasahin. Nine of Spring. Protect the fruits of your labors. Prepare for possible challenges that lie ahead. Environmental conservation. Prince of Winter. Intellectual. Seeking an intellectual solution to your problem. You need a decisively sudden. Huwag mo na pakinggan na. Ako na lang magbabasa. The Empress. The power of creativity. Success that allows for a life. Ah, okay. So, Pisces. Dahil nga, mas binigyan mo ng priority ang sarili mo, mas naging klaro ka kung ano ang gusto mo sa buhay mo in this, your future, ano? Para sa future mo. So, mas naging, mas binigyan mo ng importansya ang sarili mo. Okay? Naget ko na. So, yan pala ang gusto mo mangyari. And then,
ang ginawa mo, ginos mo tong person mo. Ginos mo to. Bigla ka na lang nawala na yung update mo sa kanya, hindi mo na siya tinatawagan, kinontak siguro after ng ilang buwan. At siya, nagpupunta pa rin siya sa'yo. Kasi akala niya, the same pa rin eh. Ano? Hindi ko alam kung saan kayo nagkikita, nagtatagpo. Ano? Hindi ko rin alam kung alam mo ang bahay nito or alam niya ang bahay mo. Tingin ko hindi naman. Address siguro alam, pero never pa sigurong pumunta. Mm. Ngayon, pumupunta siya pero hindi mo siya sinisipot. Mm. Kasi ikaw, more on, ano ka na eh, focus ka na sa gusto mo. Kasi naging klaro ka na kung anong gusto mo sa buhay mo. And meron siguro tong hinihiling na hindi mo pa pwedeng ibigay. Ano? Meron siyang gustong mangyari na hindi ka agree. Kaya malamang in that point, parang, ay hindi. Mas meron akong gusto na gawin sa buhay ko kaysa sa gusto mong mata mo sa akin. Yan ang nakakita ko. Hmm. Kaya itong person mo, masasabi ko, mensahe nito sa'yo or ang enerhiya ng person mong ito, clueless. Naging clueless siya. Hmm. Malamang nabiglaan itong ginawa mo. Ginawa mong desisyon, biglaan ang pag-ghost mo sa kanya na parang, uy, ano nangyari kay Pisces? Akala ko okay kami. Hmm. Nagulat, nataranta. Hmm. Parang, naghahanap siya ng ano, kasagutan eh. Hmm. Jajang. See? Naiwan sa erit. Talagang half eh, oh. Na half dito, then dito half din. Hmm. Kung may butas lang, papasok siya sa butas dahil sa kahihiya na ginawa mo. Napahiya siya. Na-ghost mo kasi siya. Hmm. Yan ang nararamdaman ko dito sa bara. Kasi para sa kanya, binuhos niya lahat ng makakaya niya. Nag-effort siya. Ginawa niya lahat ng kaya niya. Let's say, nag-travel siya ng malayo. Ano? Kung saan bang lugar yan. Lumuwas pa siguro. Tinakbo ka niya. Kabayo ito. Baka naman gumamit ng motor or kotse. Hmm. Ang layo ng pinuntahan niya para lang makita ka. Hmm. Lahat na makakaya niya, ginawa niya. Pero sa kabubuhos niya, mukhang barado eh. Mukhang barado. Mukhang hindi umabot sa'yo yung mga binuhos niya. Kaya itong person mo, na-puzzle siya eh. Maraming mga nag-pop up sa loob ng utak niya. Pak, 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 pak. Ayan. Bakit? Ano nangyari? Ano nangyari kay Pisces? Bakit ganun? Hindi na ako kinukontak. Parang tinusok mo siya. Ganyan. Hmm. Naramdaman niya yung sakit. Luhaan ito. Itong person mo. Hmm. Ang sakit ng naramdaman niya para sa'yo. Hmm. At tingin ko, talaga kahit nasabihin mo, ma'am, hiwalay na kami niya. Wala na. Tapos niya. Yes, maaaring iniwan mo, ginost mo, pero walang closure eh. Sinaksak mo lang siya eh. Mm. Backstabbing ang ginawa mo at kung sa ano eh. Kasi ginost mo, hindi naman siya, walang closure. Hindi mo sa sinabi sa kanya na ayoko na ganito, ganyan. Bigla mo nalang siyang no contact. Kaya feeling niya parang sinaksak mo siya. Mm. Trinahidor mo siya. Lahat ginawa niya, nag-effort siya. Nag-long distance kayo, lahat na makakaya niya para makita ka lang niya. Ginawa niya. Pero parang ikaw, ang reason mo, meron ka pang ibang dapat na gawin. Yung healing niya, yung ginagawa niya, parang appreciate mo yun. Mm-mm. Pero hindi mo kayang tugunan yung kanyang healing siguro. Ano man ang gusto nitong person na to. Mm. Kaya malamang ano, ang person mo Pisces, mukhang naiwan sa kanyang isipan yung mga dreams nyo. Ang akala niya kasi meron kayong dreams. Ang akala niya nagkakaintindihan kayo. Ano? Akala niya talagang ano kayo, meron kayong magandang chemistry, united talaga kayo, pero hindi pala. Hmm. Akala niya nangarap kayo na magkasama kayo. Yung pala, ikaw lang pala mag-isa nangarap dito na para sa sarili mong success. Which is okay naman, kaya nga lang hindi mo pinaalam sa kanya. Iniwan mo siya sa ere. So siguro, sinasabi nyo sa isa't isa na sabay nyo aabutin ang inyong pangarap. Ano? Mm. At mukhang yung mga pangarap na yun, nawala na parang bula.
nawala eh. Kalahati na lang. Which is, ikaw lang ang nangarap ng para sa sarili mo and then siya nawala. Naiwan. Ganyan, no? Ikaw, tumatakbo ka sa sarili mong dreams. Gusto mong mag-explore, magbalat, para magbago mo yung iyong, kung ano man ang buhay na meron ka. Gusto mong kumbaga sa ahas, gusto mong magbalat. New skin. Pero andito yung person mo. Naiwan siya. Hindi mo sinama. Wawa naman. So, yan ang masasabi ko, ano. Itong person mo, akala niya, aabutin yung dalawa yung mga pangarap nyo, magkasama kayo, nawala na parang bula. Tapos, sa bandang huli, ano ka ba, Pisces, iiwan mo pala ako. Nasaktan siya. Pero alam mo, Pisces, ano, sa nakakita ko dito, itong person mo still nagangarap, I mean, naghihintay pa rin siya eh. Umaasa. Umaasa siya dito, Pisces. Kasi nga, wala kayong closure eh. Hindi mo siya klinaro kung ano ba talaga ang gusto mo. Kung ano ba talaga ang, wala ka na bang pagtingin sa kanya. Kung ano ba. Wala eh. Umaasa siya na mag-reach out ka sa kanya. Umaasa siya na so one day, susurpresahin mo siya, kukontakin mo, chat mo siya, text mo siya. In some point, Pisces, itong person mo, gina-justify niya na lang ang mga kaganapan sa inyo. Pinapaalam niya na lang sa sarili niya na may nagawa siyang hindi maganda sa'yo. Kaya kung ano na lang, kaya siguro gano'n na lang ang naging, ano mo, decision mo. Ano? Pero pinapaniwala niya sa sarili niya na siya ang mali. Nagkulang siya. Naging selfish siya. Malamang na, siguro yung hiling ko kay Pisces, hindi pa pwede. Pinipilit ko siguro si Pisces na sa ganitong kagustuhan ko. Kaya ako rin may kasalanan. Parang ganun inaano niya. Ina-admit niya na rin sa sarili niya. Pero hindi mo talaga sinabi sa kanya ang tunay na dahilan. Kung ano ba talaga ang naramdaman mo. Ano? Malamang na wala ka rin lakas ng loob na sabihin sa kanya. Yung iba sa inyo, baka nagkaroon kayo ng mixed feelings, ano? Malamang na, kasi pag sinabi niya na ganito, ganyan, hindi siya pumayag na makipag-break sa inyo, ano? And if ever na makipag, nag-break up kayo, baka, ba sinabi niya, sige, mag-break up tayo. Baka, inisip mo, baka magalit, or baka magsakitan pa kayo, dahil syempre, hindi papayag, ano? Dahil yung isa, may feelings pa eh. Kaya ikaw, Pisces, malamang wala kang lakas na loob na basterin itong person na to. Ayan. Kasi mahal ka niya eh. See? Dreaming way. Nararamdaman mo na meron siyang pagmamahal sa'yo. Ayaw mo rin siyang masaktan. Pero sinaktan mo eh. Ginus mo tong person na to eh. Wala kang lakas na loob na expression tunay mong ano. Yung tunay mong saloobin kasi ayaw mo siyang masaktan. Ano? Pero, hindi mo naman siya kinontak. Biglaan. Hindi ka na nagpakita, hindi ka na nagparamdam. Etong person na to umaasa sa'yo. Actually, tingnan mo pareho. Pareho sila nakasakay sa likod, di ba? Ito rin sa ulo naman nakasakay. So, umaasa itong person mo na meron kayong bonding. Meron kayong magandang chemistry. Meron kayong magandang pinagsamahan. Kaya, ang napag-decisionan mo siguro dito, huwag na lang siguro siyang kontakin, ano? Total, on the first place, long distance naman kayo eh. Malayo ang ano, kaya inisip mo na lang siguro, ay, huwag ko na lang siyang kontakin. Deadmahin ko na lang yung mga text niya, kung ano man yung mga contacts na nanggagaling dito sa person mo. At itong person mo talagang super disappointed siya. Sa naging outcome ng inyong samahan. Hindi ko alam kung ilang buwan kayo nagsama nito. May naiwang question sa kanya eh. Parang, bakit? Bakit Pisces? Bakit yun ang ginawa mo sa akin? Bakit hindi ka na nagparamdam? Bakit hindi ka na nagte-text? Bakit hindi ka na tumatawag sa akin? Lahat bakit eh. Bakit siya ng bakit? See?
the thinking man, nag-iisip siya. Question ang iniwan mo sa kanya. Ano ang kasalanan ko, Pisces? Alam ko na meron akong hiniling sa'yo na maaaring hindi mo pa pwedeng ibigay. Maaaring meron tayong hindi pagkakaintindihan. Maaaring umasa ako, Pisces, sa iyo na masusuklian mo ako, maibibigay mo sa'kin yung gusto ko. Pero mukhang hindi pa pwede. Pero mahal kita, Pisces, bakit mo ko ginus? Yan ang mensahe sa'yo ng person mo. Yan ang nararamdaman niya sa'yo. Kaya, Pisces, advice ko lang, makakabuti na bigyan mo siya ng sagot. Kasi naghihintay lang siya na mag-reach out ka, mag-explain ka sa kanya. At makikinig naman siya sa'yo kung ano man ang gusto mong sabihin sa kanya. Makikinig siya sa'yo. Yes, masakit, oo. Nasaktan mo siya. At masasaktan siya pag narinig niya ang katotohanan kung ano man. Pero mas maigi na yun kaysa ghostin mo siya. Na wala siyang kaalam-alam kung ano ba ang tunay na rason bakit hindi mo na siya kinokontak, bakit hindi ka na nagpaparamdam. Kung talaga bang wala ka ng pagmamahal sa kanya, dapat ipaalam mo naman, sabihin mo yung rason. Ano, Pisces? Pisces, hindi ko alam kung ilang taon ka na ano at kung ano din ang gender mo. Pero ang masasabi ko lang sa'yo, kapag pumasok ka sa isang relasyon, ano, Pisces, ano, alalahanin mo din ang feelings ng karelasyon mo. Okay? At dapat kung ayaw mo sa kanya, kung sa anumang kadahilan, ano, hindi ko alam, ano, ikaw lang nakakaalam yan, Pisces, pero dapat maging klaro ka. Linisin mo ang pinasukan mo. Huwag kang mang-ghost. Kasi mag-iiwan din niya ng trauma dito sa person na to eh. Alam mo yon? Kung gagawin niya sa'yo ng vice versa, syempre masasaktan ka rin, di ba? Ginawa mo sa kanya, ginawa mo siyang tanga. At malamang na, mahihirapan din itong makapag-move forward. Kasi meron siyang ano natirang question sa puso't isipan niya. Ano? Hindi klaro eh. At yung may iwan na galit, baka sa susunod na relasyon niya, maging bagahe niya yun. Yung mga question na naiwan sa kanya. Bagahe niya yan, Pisces, na iniwan mo sa kanya. Kaya makakabuti na maging klaro ka talaga sa kanya, magalit man siya o hindi, sabihin mo yung katotohanan. Kung ayaw mo sabihin, gumawa ka na lang ng ibang reason. Ano? Kahit na hindi siya maging satisfied sa sinasabi mo. Gumawa ka ng kasinungalingan. Sabihin mo kung ano talaga yung priority mo, maging totoo man o hindi, pero huwag mo lang siyang gugustin. Ano? Basta sabihin mo na lang. Alam ko na mayroon kang magandang puso, Pisces, ano? Pero kaysa naman sa talagang totally no contact, no closure, kawawa naman itong person na to. Ano? At kung ano ba yung hinihiling niya na hindi mo kayang ibigay, sabihin mo rin. Hindi pa time. Hindi ko pa pwedeng ibigay sa iyo. Meron akong ibang pinopriority. Mas importante sa akin ang sarili ko, ang priority ko, ang aking career, ang aking pamilya. Sabihin mo. Gumawa ka ng ano. Huwag lang yung parang silent lang. Kawawa naman eh. Ano? Huwag mo naman siya bigyan ng trauma. Huwag mo naman siya bigyan ng bagahe. Ano? Linisin mo ang pakikipaghiwalay sa kanya. Okay, Pisces? So, hanggang dito na lang, Pisces, ha? Salamat sa like, share, comment. At kung may question ka pa, next time, ibang Pisces, ano? Mag-send ka lang ng iyong birth date at yung birth date ng person mo. At kung ano yung pinaka-specific question mo. Okay? So, para mapili kita. At kung hindi kayo nakaresonate, it's okay. Okay? At ako nakaresonate ka naman, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa barahat, then ikaw na lang ang mag-validate. Sa mga cross-watcher, maraming salamat po at naligaw kayo. Sa mga bago ko pong subscriber, thank you po. Sa mga oras na inilaan nyo, namaste po. Bye-bye!